Bossing, welcome back to my channel. Dahil ngayon po mga bossing ko ay malapit na dumating ang kaganda-ganda at kalaki-laki at kaliwaliwanag na full moon. Ngayon po September 2 mga bossing ay dahil may bear na ay mas mainam na tayo po ay gumawa ng mga iba't ibang mga pampaswerte upang sa ganun ay mabago-bago naman na ang takbo ng ating pamumuhay. Lalo-lalo na ngayon nga po may bear na. Alam niyo po ba mga bossing na kapag kayo ay gumawa sa unang pagpasok ng buwan ng bear, ito po ay may kaugnayan na sa susunod pong taon kasi duksong-duksong na po yan. Kumbaga pagsalubong muli ng bagong taon. Ngayon po mga bossing ay salubungin po natin ang kasaganahan, ang darating po na susunod na taon at ngayon din po lalo-lalo na ngayon pong bear. Dahil as sinasabi nila, kapag po may bear ay kasaganahan po ito. Paano mas magiging masagana o tunay na magiging masagana ang takbo na ating pamumuhay para kung kayo po ay kasalukuyan dumadaan sa mga pagsubok ay mabago-bago naman po ito. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, subukan niyo po itong gawin. Ang video ito ay para po sa inyo. Isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte o isa sa mga panatiko sa mga pampaswerte. Alam niyo po ba mga bossing ko, ngayon po darating po na full moon, ito po kasi ay may bear mga bossing. Ang may bear ay importante po yan na salubungin natin ng kasaganahan po. Ang lalo-lalo na may kaugnayan na po ito sa susunod ng taon kasi yung mga pagsalubong po yan. Ngayon po mga bossing ay alam niyo po ba ngayon po unang-unang pasok ng full moon na may bear, mainam na gagamitan natin ang ating pampaswerte ng kandila para magkaroon ng liwanag ang madilim nating mundo. Ngayon po mga bossing, ang kandila po natin, halimbawa kayo po ay napakarami mga pagsubok na pinagdadaanan sa kasalukuyan, mainam po ang gagamitin nating kulay ng kandila ay kulay pula. Ganun din po halimbawa kayo po ay parang pakiramdam nyo ay pinagsakloban kayo ng langit, kulay puti. Kung hindi pula, ay puti po inyo pong gagamitin. Ngayon po mga bossing ko, kung kayo naman ay lagi na lamang may problema tungkol sa usapin ng pera at nagkakaroon na ng mga pag-aaway sa loob ng inyong tahanan dahil nga po sa usapin ng pera, dahil pare-parehas na pe-presyo ng bawat isa, gagamitan natin ito ng berdeng kandila. Pero kung kayo po ay yung tipong kailangan nyo na talaga ng mabilisan na solusyon sa mga problema po ninyo, gagamitan naman po natin ito ng dilaw na kandila or kaya po ay orange na kandila. Kasi ang dilaw at saka orange ay isa sa mga pinakamabilisan na solusyon, lalo-lalo na po sa usapin ng pampinansyal. May po mga bossing ay gagamitan po natin ito ng sobrang epektibo na pampaswerte, lalo-lalo na po ang proven na. At hindi na ako magtuturo, sa akin na lamang mga bossing ay talagang ilang beses ko po ito napatunayan sa pamamagitan po ng tubig at lalagyan po natin ito ng asin. Ngayon po mga bossing, ganito lamang po inyo pong gagawin. Ay di, magbubulong ka muna sa kandila ng lahat ng mga kahilingan ninyo. Pagkatapos, sasabihin niyo po dito na mabago ang takbo ng inyong pamumuhay, magkaroon ng liwanag ang madilim ninyong mundo, baguhin ito sa pamamagitan ng mga pampaswerte inyong gagawin at sa pamamagitan ng sinag ng buwan. Pero syempre mga bossing, pwede niyo rin itong gawin ng kahit tuwing Tuesday or Friday, na 6:37 hanggang alas 8 ng umaga sa liwanag po ng araw. Pero kung kayo po ay walang panahon sa mga ganyang araw, pwede nyo itong gawin na kahit anong araw basta magpupulang damit kang pataas. Yung pantaas lamang, t-shirt lamang, yun na okay na po yun. Yung pambaba, okay na po yan kahit ano. Basta kailangan kung anong araw man, halimbawa Monday ka gagawa, magpupulang damit ka. Tapos manalangin ka sa may silangan na 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga. Pero meron ako mga bossing na nagtatanong kung pwedeng gabi. Hindi po pwede ang gabi. Wala pong gumagawa ng pampaswerte ng gabi. Kailangan po ay umaga lamang or kaya po ay full moon or kaya ay new moon. Kasi yan po yung mga panahon na pwede tayong humiling ng pagbabago ng ating pong buhay. Higit sa lahat ko, napakarami yung problemang pinagdadaanan. Ngayon po mga bossing, di itong ating pong tubig ay lalagyan natin ito ng isang kutsarang asin. Ayan po mga bossing, lalagyan nyo lamang po yan. At pagkatapos ay mananalangin ka ngayong full moon. Basta kung hindi full moon, pwede ito sa araw nyong gawin. Tapos, think positive sa pamamagitan ng pampaswerteng ito ng tubig at asin, ako'y magtatagumpay sa buhay at lahat ng mga pangarap ko ay matutupad.
Tapos i-wish niya rin po yung lahat ng nais po ninyo na maganap sa inyong buhay. Halimbawa, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng magandang bahay, magarang sasakyan, makatapos ang inyo pong mga anak sa mga pag-aaral, malayo kayo sa anumang kapahamakan, malayo kayo sa lahat ng uri ng karamdaman, maging masaya ang buong pamilya. Pagtapos na po kayo mag-wish, mga bossing, ito po ay iiwanan natin sa liwanag ng buwan. Hayaan niyo pong ma-energize ang tubig na ito ng liwanag ng buwan ng full moon. Ngayon po, pag naman sa umaga, pwede niyo itong ano, hanggang alas 8 lamang po ng umaga. Pagkatapos, diba't maliligo po tayo. Ngayon, halimbawa, sa full moon niyo siya ginawa. Ngayon, pagdating ng alas 7 ng umaga, kunin niyo po itong tubig na ito at ito po'y ipapaligo po natin. Isasama po natin ito sa pang-pinale na buhos po natin. Diba, halimbawa, maliligo ka munang mabuti. Ngayon, di ba, meron tayong tinatawag na pinaling buhos, yung pinakahuling buhos po natin. Ito po ang ihahalo natin sa timba. Pagkatapos po niyan, pero hindi itong puro. Lalagyan niyo po ito ng, halimbawa, kalahating timbang tubig. Tapos, ibubuhos niyo po ito, kakanawin niyo siya para mamix yung asin sa ilalim. Pagkatapos po niyan, magbubuhos na po kayo. At habang nagbubuhos kayo, nananalangin kayo ng paulit-ulit na dahil dito ay mababago ang takbo ng inyong pamumuhay, kakapitan kayo ng swerte, mawawala na kung ano man ang mga kamalasan na nakakapit po sa inyo. Ito po ay napaka-epektibo. Pwede niyo ito pong gawin, mga bossing ko, na makailang ulit hanggang nakita niyo ang buwan ay papalaki. Pero kapag po ang buwan ay papaliit na, huwag na po kayong gagawa ng pampaswerte para rin po yung sa may araw. Kapag po palubog ng araw, wala na pong nagawa ng mga pampaswerte. Kaya kailangan antabayanan po natin na ang buwan po ay papalaki. Pag po yung mga papalaki, di ba syempre ilalagay natin ito, papalaki siya. Tapos aabutan din po siya syempre ng taglubog dahil nga po sa i-overnight po natin siya. Pero okay lamang po yun kasi ang importante, yung unang-unang paglagay mo dito at pag-wish mo sa papalaki na sinag ng buwan. Ngayon po, yung palubog na yan kasi... Siyempre, may kaugnayan na po yan kasi yan po ay papalaki, tapos palubog na siya. Basta importante, sa papalaki ka mag-wish at doon mo siya iiwanan. Yun po yun, counted na po yun. Basta ito po i-overnight nyo at alas 7 po ng umaga or 6:30, pwede nyo na siyang kunin. Tapos maligo na po kayo, mga bossing, ihalo nyo po ito. Tapos umaga naman, kung sa umaga nyo siya gagawin, hanggang alas 8 lamang po nyo iiwanan to para ma-energize siya sa liwanag ng araw. Napaka-epektibo na po nito na pang-alis ng mga kamalasan natin once na na-energize sa liwanag ng araw at liwanag po ng buwan. At ikaw po ay manalangin ng timtim na mula sa inyong puso at huwag kang gagamit ng sana. Kasi tayo po ay gagamit lamang ng sana kapag po tayo nanalangin sa mahal na Panginoon bilang respeto. Pero pagdating sa mga pampaswerte, direct to the point na yun. Parang ikaw po ay master, ikaw yung gumagawa ng sarili nating genie. Kumbaga, kayo masusunod, kaya kayo'y nagdi-demand, walang sana-sana. Kasi ang gamit po ng sana, ito'y possible ay 50-50 ka. Hindi ka sigurado na ikaw ay suswertihin. Pero once na ikaw ay direct to the point na nagwi-wish ng walang gamit na sana, alam mo sa inyong kalooban na kayo'y suswertihin at mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. At aayudahan po natin ito na lagi-lagi nating sasabihin na tayo'y malapit ng umaman, tayo po'y mababago ng takbo ng ating pamumuhay, tayo po ay magkakaroon ng maraming pera. Yung basta yung lahat ng mga pangarap natin ay sasabihin po natin. Aayudahan po natin ito kasi kung anong ating salitain, yan po ay magaganap. Makapangyarihan po ang ating pong bibig. Kaya huwag tayong magsasabi ng mga pangit. Kasi possible po yan, yan ay magaganap. Kaya kumbaga yung mga pangit, yung mga pagdaing, kalimutan nyo na po yan. Dito tayo lagi sa kahit alam natin na hindi naman tunay, magkakatotoo po yan, mga bossing. Yan po ay makapangyarihan ng ating bibig. Kaya mga bossing, mas mainam, aayudahan po natin. Pagtapos natin gumawa ng pampaswerte, aayudahan po ninyo ng mga panalangin ng mga magaganda at yan po ay magaganap. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing, good luck po sa inyong lahat. Salamat po!